So hello everyone, hello mga ka-jungle. In today's video ay ipapakita ko sa inyo ang aking mga hanging plant collection. So bago ko po ipakita sa inyo ang aking mga hanging plant collection, gusto ko po i-share sa inyo kung paano sila inalaga. So ang una-una mong gagawin, dapat alam mo ang light requirement na gustong-gusto nila. Like for example, kung variegated ang inyong hanging plant, need nila ng bright indirect sunlight. At kapag hindi naman variegated ang inyong mga hanging plant, like for example, ang ating mga baby tears, ay pwede siya sa medyo shady area lang. So let's start. I will show you some my collection. And this is my first collection, which is matagal, medyo matagal na siya sa akin. This is baby tears. So, bakit siya tinawag na baby tears is because yung mga dahon niya ay parang ano talaga, ang liliit. Kaya baby tears ang kanyang pangalan. So, as you can see, ang mga dahon niya ay medyo may pagka-yellowish siya, at yung iba dito sa part na ano, mas makapal ay may medyo green na siya. And then, ang ginamit ko dito na soil mix is loam soil lang mga ka-jungle. Dahil okay naman sila. Dahil ang mga baby tears naman ay nagtatribe naman sila. This is very common plants na makikita nyo. Ang ganda, di ba? Oh. Di ba? Ang haba. So, ang propagation nito ay you can cut here, tapos itatanim mo lang siya. Pwede sa water or sa soil. Direkta sa soil. So, as you can see mga ka-jungle, ang kanyang haba ay parang half meters na siya. So, parang 3 months na ata ito sa akin. And mabilis naman siya tumubo. Very, ano siya, very adaptable sa ating environment. Lalo na dito sa city namin. Perfect na perfect siya talaga sa mga, ano, sa mga bahay na may bintana. Parang pwede mo siyang i-curtain. Yan, di ba? So, ang next naman natin na ipapakita ay yung ating Chlorophytum commosum o variegated spider plant. This is a spider plant. So, as you can see, maraming variety ang spider plant. Pero ang meron ako dito ay variegated siya sa gilid. Yung iba nandun sa, ano, sa gitna ng dahon niya. Pero ito dito sa gilid. So, as you can see, may mga baby na siya. And this is naka-white pot siya. Tinali ko lang siya actually ng ano, ng straw. Tapos, ayan, binutasan ko lang dito at dito. So, pwede na siyang panghanging plant. So, ang maganda sa kanya, bakit siya bagay sa hanging plant is nagpo-propagate siya sa sarili niya, which is parang ganito. Papakita ko sa inyo. This one. Yan. So, yan. Magiging ganito ito kapag maging matured na. Magkaka-baby sila. So, ayan, ang ganda, diba? So, dito naman tayo sa ating mga bagong collection, which is nabili ko last week lang. And this is my new pot here. This is a round pot na may hanger. Dito sa mga bago collection ko, this is a Cyzus discolor or grape ivy. Bakit siya tinawag na grape ivy? Kasi para siyang grapes talaga yung kulay niya. And then, akala ko ito nung una is begonia. Pero sabi ng aking seller ay hindi siya begonia. So, ayan. Nabili ko siya, which is 200 pesos. So, as you can see, the pot is so beautiful. At ginamit ko dito yung loam soil with rice hull. Pero, as you can see, parang hindi pa siya established, no? Kasi makikita niyo yung mga dahon niya. Parang hindi pa, ano. Yan. So, nilalagay ko siya actually sa bright indirect sunlight, which is doon sa may terrace, na, dito sa terrace actually namin. Pero, okay naman siya kasi hindi naman siya nasusunog. Next naman natin na ipapakita mga ka-jungle ay yung ating golden pothos, which is galing ito sa ating mother plant na pre-propagate ko. Tapos ngayon, malaki na siya. Diba? So, as you can see, meron pa siyang ano.
So, as you can see, same lang sila ng pot dito sa ating grape IV na ano. Tapos kapag kunin ko siya, ayan, ganito siya yung, nito yung look niya. Yan. Diba? Ang ganda. So, as you can see, ang ating mga golden pothos ay bagay na bagay talaga i-hanging plant. Kasi isa din sila sa pampaswerte. So, mga ka-jungle, magtanim kayo nito at i-hanging plant nyo. Diba? Ang ganda. So, ang last natin na ipapakita ay yung ating Epicia, which is nakapag-propagate ako sa mother plant. Yung pinakita ko kahapon, which is yung ating Epicia na mother plant. Ito yung na-propagate ko. Tapos, linagay ko dito sa aking hanging plant. And as you can see, ang ganda niya. Very cute siya. So, as you can see the leaves, parang variegated white siya, diba? Palagi siyang nagpa-flower dahil nga, gustong-gusto nila yung bright light, bright indirect sunlight. So kung nanonood kayo kakahapon yung about Epicia ko, so matututunan niyo kung bakit siya nagfa-flower. So ayan, maliit pa lang siya pero okay naman siya dito. So, ayan mga ka-jungle, pinakita ko na po ang aking mga hanging plant collection. So, I hope may nagustuhan kayo dito sa ating hanging plant at ano to, pamine. Char, pamine. So, ayan mga ka-jungle, bago po tayo mag-end, magpapa-shoutout muna tayo dahil may nagpapa-shoutout. Shoutout kay Liwayway Manggawang. Shoutout sa'yo. Thank you for watching my vlog. I love you. And also Maria Linita Jordas watching from Austria, Europe. Wow! Thank you for watching, ma'am. And also James Dantos, my YouTube channel siya. And also shoutout sa aking kapatid na nagbibideo ngayon, which is... Thank you for a comment. So that's the end of our video today and I hope you like and subscribe and you can follow me at my Facebook page. It's Mark of the Jungle Plants. Naka-post doon ang mga link ng video ko dito sa YouTube channel. We'll see you next episode because more plant, less stress.